Ako ng Lombarda. Sa De La Salle University. Yun. Gulat ako, maraming salamat. Kala ko 10 tao lang pupunta. Yun, sana po, bumili po kayo ng aklat. Dahil number 3 na po sa bestseller list ng National Bookstore. Yun o! Yung nga lang, alam kong hindi natin mauumusan sila Chico at Delamar kahit kailan. At sila rin pala publisher nun. Sana bumili po kayo kasi maliit lang yung porsyento ko for ang aklat. So, daanin natin sa volume. Maraming salamat sa Summit Media. Maraming salamat sa National Bookstore. Normally, may binabasa akong pesa bago magsulat yung book signing. Pero, pwede bang ano? Kanta na lang ako. Sa mga kanina pang alauna, pasensya na po kayo. Kasi ang hirap ng parking dito sa SM Manila. Dahil mainit ngayon, nais kong basahin sa mga kapagdamdamin na hello po, nagsishoplift ako dati dito. Hindi ako nahuli. Ako na ako ng technical pen dati dyan. Isang pyesa na tungkol sa pagmamahal sa kalikasan at sa kapwa. Ito pinamagatang ang tunay na lalaki, walang abs. Kala niyo lang yun, makamatay kayo agad. Ang tunay na lalaki, walang abs. Ayon sa kumpare ko, idol ko si Norman Wilwayco. At lahat ng pasapi sa maalamat na website na TNL na vlog. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga tunay na lalaki. Number 1, ang tunay na lalaki ay hindi nagte-text back, maliban na lang kung papasahan mo ng load. Number 2, ang tunay na lalaki, walang abs. Number 3, ang tunay na lalaki ay hindi sumasayaw. Number 4, ang tunay na lalaki laging may tae sa brief. Okay, mag-focus tayo sa pangalawa. Ang tunay na lalaki ay walang abs. Of course, pag sinabi kong abs, ibig sabihin yung abdominal muscles. Yung mga malapandesal na umbok sa tiyan. Gaya ng nakikita natin sa mga billboards ng bench. Hindi naman pwedeng walang abs na tao, otherwise, may malaki ang butas dyan. Sa man manlalagay, yung mga pinagkakain mong hamburger at pansit, di ba? Pagtitingin naman ng tao, pag ikaw ay naglalakad, sige, merkado lang ang pwedeng gumawa nun. Okay ka ba dyan? Okay. Ang tinutukoy natin dito ay yung mga kumikintap at nagtitigas ang tumpok-tumpok na mga muscle.